It is our anniversary edition sa Kapihan sa Lipolog. O kita nagpasalamat sa labaw nga makagagahong ang ihatagan kita niining mga panahuna. Aron mo palayon kita pagserbisyo pinaagi sa itong information dissemination public affairs program Kapihan sa Lipolog. Daghan din salamat sa itong mga kanunay nga nagsuportar, kanunay nga nagsunod kanato, kanunay nga nagampo para sa itong kalambuan o yun man para mapalampo po yun na ito sa mutang ato ang Kapihan sa Lipolog. Aron kita makaservisyo sa atong tanan ng mga katauhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Lipolog, and Dapitan Cities. Ini si Edith Pahinti Tumong, inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Lipolog. Karong panahon na, ikaunong katuig na ito ng pag-manage o pag-host sa Kapihan sa Lipolog. But in all totality, ang Kapihan sa Lipolog has already existed for the last 35 years. Kay since 1980 man kita, and through the years, trivia tagamay, through the years, daghan kita nga mga panelist rin nga nakauban, nag-handle sa program since it was conceptualized by the Radio Mindanao Network home station. Dayon, DXDR man gini ever since until now, gikan sa DXDR AM, dayon simultaneous broadcast kita sa IFM, dayon we go global through live streaming www.rmdipolog.weebly.com o ingon man sa atong YouTube account Kapihan sa Lipolog. So, daghan kayong salamat. To God be all the glory. Nagpasalamat kita sa labaw ng makagagahong kay in fact, kining Kapihan sa Lipolog is the only public affairs program nga nagsunod kitag Santos na Misa matag Domingo nga tanan. So siguro it is also a blessing sa atong a programa kay public service man pod kita nga programa. So we are independent, neutral and objective sa atong Kapihan sa Lipolog. Tanan diri, welcome. Bisag unsa imong religious affiliation, political affiliation, tambok, liwang, bata, tigulan. Welcome sa itong Kapihan sa Lipolog. O karon sa itong anniversary edition, nakakita rin nanukad live ngayon sa itong Camina Hotel 2 ning Barangay Torno, Dakbayan sa Lipolog. Kauban as usual sa itong special events team na nag-cover na ito. Matag Domingo nga tanan, thank you so much. Kang Silver Adiatico Dunduyano, ang atong IT director na mo'y nagdala kanunay sa ato ang live streaming www.rmdipolog.weebly.com o ingon man sa ato ang YouTube matag simana nga i-upload niya sa ato ang Kapihan sa Lipolog account. And then of course, ang ato ang gadala sa timog sa kahanginan si Tax Ilumba, pinaagi sa simultaneous broadcast DXDR AM o ingon man IFM. Dito sa istasyon, tuwa dito si Danny Lood. Salamat kayo, Dan. Ingon man sila Rudy Monera, si Marvin Dalugdog Libres o ingon man sa ato ang station manager na si Edgar Dagumo. Daghan kay salamat karin. O karon, ang ato ang mga panelist, atong ipaabot dire, bilin ni sila military, di po police, kaya diliman kayo tanto punctual, no? So, ato na abot. Yes, dapat on time, no? Pero sa ila, ato sa sapa sa ilohon kay na mapuilagat yung ipang atiman, no? So, very busy kayo ang ato apong mga panelists. And I would like to name them. Si Consihal Ruben Ligorio, I hope nga on the family way na kadri Consihal sa ato ang new video karong panahuna. Regards to Mampe, yung banding taliter. Si Board Member Rio Boyli, nga moapas karon kay doon na siya gamay na kay nga commitment nga iyang i-adto. And then of course, si Alfonso Ponsroda, ato ang manager sa Philippine Information Agency. Si Julio Salaveria, ang atong CPA panelist from the Department of Trade and Industry. Dayon ang si Attorney Rosilier Matoy Barinaga, ang atong former congressman nga di nakaroon sa College of Law Jose Rizal Memorial State University. Basig na nawalaan mo, ari mo dere sa Camila Hotel 2 ha, o biya mo ipag-text ninyo. Dayon si Edgar Sorunda, nga former manager sa ito ang DXDR, RMN. Okay? So daghan kayong salamat o magpaabot kita sa
sa kanina sa pag-abot dire sa atong temporary video dire sa atong Camila Hotel 2. And then sa dili pa nako, sorry jud kay magmonolog sa koron, kay wa pa mo kuy mga kauban, sa dili pa nako i-acknowledge ang atong mga pinasidunggang bisita karong butaga sa atong anniversary edition sa atong kapihan sa Nicolog. Ang atong gyud pasalamatan atong mga sponsors nga mo'y nagdala o kinabuhi sa atong kapihan sa Nicolog matag Domingo nga tanan. Without them, we are nothing. So, daghang salamat nga to sa Chanos Marketing nga namaligyan sa mga spare parts sa mga klase-klase nga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, o kuman pa sa ubos lamang nga presyo. At yun ko, ano yung mga sakyanan na. So, ang Chanos Marketing, ipanagiyahan ni former ABC President Honorable Chanos Hugh na nahimutang sa Quezon Avenue ni Dapel si Polo o matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Chanos Marketing. Thank you so much nga to kang Honorable Governor Roberto Y. Uy nga mga to ang donor sa ato ang uniform sa kapihan sa Dipolo karong mga panahuna. Salamat kayo Provincial Governor Roberto Y. Uy sa imong pagsuporta sa kapihan sa Dipolo. Thank you so much nga to kang Vice Governor and Presiding Officer sa Sagulingang Palaluigan sa Sambuaga del Norte, si Honorable Senen Olvis Angeles. And then of course, unya na pir pagbanding matanila maari rato sila dere. Thank you so much nga to kang former Governor Rolando E. Yebes nga nagdala sa panotiyon una sa tanan ang katauhan. Dagang salamat nga to kang Honorable Julio C. Napikit atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palaluigan sa Sambuaga del Norte. Dagang salamat nga to kang Honorable Romulo P. Suliva, Chairman Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Palaluigan sa Sambuaga del Norte. And of course, nga to kang Congressman Rosendo S. Labanlaban ang ato ang representative sa 2nd District sa Buaga del Norte. Thank you so much nga to kang sa JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery na himutan sa Barangay Lingasan, Bulanco sa Buaga del Norte, o ingon man ang ilang lumber yard na po sa Barangay Galas, Dipolog City, o doon na po dito yung branch nila sa Barangay Lingasan sa Bulanco, ni Lalawigan sa Buaga del Norte. Ang JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, ipanagiyahan ni Mr. Porferio Necesario. Dagang salamat nga to sa manager sa Cruz Telco, Dipolog City, si Engineer Arnold Lumongo, sa kanunay nga nagsuporta sa atong kapihan sa Dipolog. Dali na mga linya sa telepono ko mag-live coverage kita. Pagod kita o kananang City Boulevard, din karoon na ata dire. So, dagang kayo salamat nga to kang Engineer Arnold Lumongo sa Cruz Telco. O karon ang atong bisita nga pinasidunggan sa atong anniversary edition sa atong kapihan sa Nicolo, ato usab nga pasalamatan sa walay puas nila nga pagsuporta sa atong programa matag tuig nga tanan. Daghan kay salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili ko tanong og kahoy og labaw na nga dili mo tukod sa inyong mga balay hadoor sa og ilawom sa transmission lines aron mahalikay kita sa disgrasya. Mao ka na ang right of way policy sa NGCP. So, pahimangno lang atong natong tanan na dili mo tanong o kahoy o labaw na nga dili mo toko sa inyong mga panimalay nga duol o ilawong sa transmission lines. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines called NGCP pinaagi sa atong Corporate Communications Affairs Officer si Ms. Elizabeth Ladaga sa NGCP Cagayan de Oro City. Thank you so much nga to ka Mrs. Natividad B. Bayubay atong CISO 6 OIC Provincial Schools Division Superintendent Department of Education Sambuanga del Norte Division. Nagasalamat nga to ka Attorney General Julio Napikit, City Councilor sa Nguliang Panlungsod sa Nakbayan sa Nipolo, bagiitan usab nga abogado. Sayon kayo pangitaon, sayon po doon. Pagingan ba nga ito kang Mr. Geoffrey Sayas, ang atong Community Environment and Natural Resources Officer kung DNR sa Santa Isabel, Dipolo City. Thank you so much. Dagang salamat nga ito sa nagprinta sa ito ang anniversary nga uniform sa Kapihan sa Dipolo, ang Bendless Arts and Garments. Accepts t-shirt printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, athletic uniform sa ubos lamang nga presyo, ang Bendless Arts and Garments. Nahimutan sa dalan, Osmeña, Ningdakbayan sa Dipolo, owned and managed by Mr. and Mrs.
Beth Ligados. Nagasalamat ka po kang Mr. Muhammad Hassan Adyo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Lipolog City. O ingon man, dagang salamat na to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, na to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, kang Mrs. Erlinda Realiza Nunag sa New York City. O good morning, at to kang lady sa King Fahd Medical City, Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. O ingon man, last but not least, akong greetings kay napaabot karon sa live streaming si Mr. Vicente Changson dito sa New York City. Happy viewing, Sir Vicente Changson, nga taga Dapitan City, taga sa Muninas Pension House. Bago lang ni siya nabalik dito sa Amerika. So, karon nag-atang na to si Mr. Vicente Changson, kauban ni Ma'am Munina o iya mga anak diha sa New York City. Thank you so much. So, sa pagkakaroon, ato i-acknowledge diri ang pag-iabot sa ato ang mga pinasidunggang bisita sa atong anniversary edition sa atong kapihan sa Lipolog. Ang ato ang guwapa nga kanunay nga nagsuporta sa kapihan sa Lipolog, ang ato ang Corporate Communications Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines, si Ma'am Elizabeth Ladaga. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Lipolog. Good morning, Ma'am Edes. Good morning, usab sa mga sugitig paminaw o mga tigsabaybay sa Kapihan sa Lipolog. Usab sa atong mga sugitig paminaw sa RMNDXDR. Mayong buntag, Lipolog. Happy anniversary, Kapihan sa Lipolog. And congratulations, Ma'am Edes, for a very productive sama ni siya nga mga successful nga mga pag-manage sa ato ang kapihan sa Lipolog. I'm happy to be back here. Of course, ang mga kauban na ako sa National Grid Corporation of the Philippines. On behalf sa ako ang boss, the spokesperson, and the head for the Corporate Communications and Public Affairs Department sa head office, si Attorney Cynthia P. Alabanza, akong i-extend ang amo ang kanunay nga pasalamat sa kapihan sa Lipolog, sa of course sa kanunay suporta nga gihatag nila sa NGCP in terms of information dissemination. Mahitungod po sa ato ang advocacy campaign on transmission line safety and anti-pilferage. With me today, og makigsaulog sa inyong celebration sa special edition sa Kapihan sa Lipolog, ang head sa Mindanao Security Division, si Mr. Maximo, Sir Max Trinidad, and of course, ang representative sa Mindanao Operations and Maintenance nga si Engineer Emmy Abellanosa. With me, si ang Chief Substation Engineer na taga, may pagdapit-dapit kay taga Lipolog yun siya, Hermie H. Hamoy Jr. Sorry sir, Hermie H. Hamoy ang akong mga kaoban karon nga mutubag sa inyong mga pangutana o mo-explain sa inyo ha kung sa gining kinatibok ang trabaho sa NGCP o kung sa iya ang kikatabang iyang role sa power industry o sa mga issues nga nakaapiktar sa operations, especially sa atong Mindanao Grid. So, Ma'am Edel, ready na kita sa pagtuki sa mga issues karong buntaga. Okay, thank you so much. Before our answer and question and answer portion, ato nang pangayuan o greeting si, we'll start first off with Sir Max Trinidad. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Lipolog. Good morning, Ma'am Edith. Mahimpunta ko sa ato ang tiga paminaw sa atong Kapihan sa Lipolog. Happy anniversary. Thank you so much. And of course, ato ang taga Lipolog City, Dapitan City, maning mga parinti ko dani. So, si Mr. Hermie Amoy. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Lipolog. Good morning, Dad. I was surprised na ningon ang 6th anniversary, pero may nanonong ko during NBC time. Nakalingkod naman ko aning Kapihan sa Lipolog. So, doon na dahil... Sa iyong management, sir. Okay. So, happy anniversary sa Kapihan sa Lipolog. Very informative ka ini siya nga program and it reaches as far as throughout the world through the website, no? Then I remember si Ma'am Edith and mentioned about Mr. Johnson. He used to be my si Ma'am Nena kaubos kong mother sa hospital before. Yes, before they migrated to the US. Okay, nurse manager, no?
And ka-contemporary na ko si Raul, katong eldest son nila. And the younger na ko si Rene. Di na kayo kuhan sa mga mangod. So, kumusta na lang yun sa US? Thank you so much. Ako ni greet si Ma'am Apple Marie Agulog, ang ato ang City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan nga nag-text karon no. Ningon siya nga ang ulang festival ipahigayon sa Barangay Upaw karong November 6 to 7, 2011. Dayon ulang festival 2015. November 6 to 7, 2015 sa Barangay Upaw ning sa Dakbayan sa Dapitan, no, kana ang ulang festival nga gi-manage sa Dapitan City government o ingon man ang search for Ginoong Dapitan, an open competition within Zamboanga del Norte. Dayon ang FHM models nga actor Johan Santos and actress model Christine Almader ang mo tambong sa okasyon. So thank you so much ato kang Apple Marie Agulong atong City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan. Ma'am Beth. Yes ma'am. Puso na rin ang brownout sa ato ang lugar. Labi na diri sa Dipolog City, dahil daghan na ibang text. Nga na brownout man eh, kung sa may hinungdan, basig halas na po'y nakurintihan sa linya, or doon ay palpa sa lubi nga nahulog sa transmission lines, motoy nakaputol sa linya, or na kung basig bako na palayo, doon na may bikil sa security sa transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines. Please explain to our people. Okay, Ma'am Edith, no, karon ang akong mga kauban, mutabang ka na to og hatag sa impormasyon. Lately, we experience nga sunod-sunod nga pagkawala sa kuryente nga naapiktuhan ang ato ang franchise area as part sa service area sa Samsareco 1 o sa Sandeco. Kini mo ang linya na nagserbisyo sa Ilag, ikan sa Aurora, padulong sa Molave, padulong diri sa Polanco Rojas. 69 KV line. So, sunod-sunod yun siya kay atong October 22 and then October 23. Pero before ana, Ma'am Edith, no, akong gusto na ko ipaabot sa atong mga tigpaminaw nga ang ato ang issues diri karon. The pinaka-common nga problema nga giatubang karon sa NGCP kani sa operations and maintenance sa atong mga power lines, so kani mga security sa atong mga high voltage power lines, kining right of way issues o kining mga vegetation problems sa right of way, kining pag breach or pag wala pag sunod sa prescribed na right of way clearances, prescribed safety clearances sa ato ang mga 69 kV lines o sa atong mga 138 kV lines. Usab sa atong issue sa security, no? Especially kay ang atong mga structures karon na subject na sa bombings hatapit sa Sultan Kudarat and Cotabato province. So, ang ato ang chief chief substation engineer si Sir Hermy, of course ang ato pong head sa security sa Mindanao si Sir Max ang explain na to ani. So mahitungod sa katong nawala o galit ang kuryente atong October 22 o ang pagkasunod ugma ang kaning October 23. Overview lang nako ma'am kay si Sir Hermy ang motubag. So ang atong October 22 ang ato ang kuryente nga nag-serve sa particularly di sa parts at sa siyudad sa Dipolog sa Dapitan ug sa municipalities of Zamboanga del Norte nawala at kalit lang siya nawala no at 2:55 PM pero nakabalik siya after gi-restore ang power at 5:59 PM base sa report sa ato mga field personnel ato mga linemen adunay na detach nga overhead ground wire nga pag detach ani ni lamba or ni touch po dito sa atong conductor wires mo hinungdan nga kanit nawala ang atong napiktahan ang ato ang Aurora Molave Polanco Rojas 69 kV line. Pumunta na mo ma'am nga uy nganong maabot pa man sa point nga ma-detach pag yun ang overhead ground wire. So later ato nang ipa-explain ni Sir Hermy kay ang NGCP nag-contact man siya o regular maintenance activities aron yun ang
ang atong servisyo, no, makatunayon, continuous transmission of electricity padulong sa ato ang customer nga sa San Eco. Pero ato na yung mga kabilinggan nga dili po nato malikayan kay maskin during the line patrol or during the process nga gi-restore na nato or ato nang ipang repair ato nang naghimo na ta og maintenance activities do na gihapoy masipiat kay ato nga time siguro pag during the repair or maintenance activities wala pa ni siya nga problema ni come up. But after ana, maong mugawa. So maong mahitabo nga adunay pagkakalit na pagkawala po sa kuryente aside from the vegetation problem. Katong ikaduhang power interruption, ma'am, unplanned power interruption na napitahan gihapon ang ato ang service area sa San Eco. Kay ang mga planta sa August 6 ni adtong October 23 sa may alas 10:44 sa buntag nikalit o ka-shutdown which resulted in the activations of the under frequency relay. So unsa man yung UFR or under frequency relay, mao ni siya ang naka kumbaga man party siya sa system, no, nga automatic ni siya mo load drop na ano siya naka kumbaga naka program na siya. Automatic siya mo low drop or mo drop or mo reduce sa load sa mga customers at dunay naka-schedule na ni kung panalitan kani nga amount in megawatts mawala mao ni siya mga linya sa kuryente ang mukha mo automatic siya mo shutdown to avoid kani the grid from further kanang say tawag kani dili siya mo collapse. So mo ni siya ang mga mechanism nga gihimo or scheme nga naka-embed na siya sa system i-activate siya automatically aron ma-maintain nato ang integrity sa ato ang sa atong grid. Pero technical kay ni ma'am, no, it will be further explained by Sir Hermie. So katong 23 nga nikalit og kawala ang on the part sa NGCP ang among mga ato nga time, no, pagkawala sa planta, all our power facilities were working normally. And so happen nga naalang yung kalit nga kakulian dito sa planta nga naapiktahan ang ato ang Aurora, Molave, Blanco, Roa, 69 Kibilay nga mo inang servisyo sa atong San Eco. Pero pagka 11:47, ma'am, nakabalik rapod siya. So further na detalye ano, no, si Sir Hermie. Okay, sir, go ahead. Thank you, Ben. Kining katong 22, katong detached kita mo overhead ground wire, doon ay instances nga dili gid siya nimo makita kay kana siyang overhead wala man na siya yung power nga katay diha, no? So during inspection wala gito siya makita kay intact pa mong yun ang kuan kana nga structure katong tumoy, no, kay ang overhead arm na sa tumoy nga naka-attach na to. Sa series of wind and rains nga experience not only dito nga area even gani din sa ato mo din to'y usa sa causes sa kuan pag-detach sa overhead ground wire dayon at the same time po ang atong mga full top structure sa atong poste sa kinatumyan niya medyo nanay deterioration. So right then nag-trip ang atong linya, supposed to be, and that's a, before the Mahayag substation muna nga napiktuhan ang Samsorico 1. Sugod ito sa Aurora, then up to dili sa Sampanga, sa San Eco, Frances area sa San Eco. So, right then, ipangita ang problema sa pagkakita, di po na ito, dali-dali nga ma balik dayon kay repair pa man. So dunay mga pipila ka mga line gang katawang dito. So motor nakasiga ta og mga alas 5 kapin sa hapon. Then and second kanang under frequency. Kanang under frequency nga ni trip relay. Ang duna na siya settings. Actually dili lang ang Molabi feeder, itawag na Molabi feeder, kaning Aurora, Molabi up to Polanco, and Siong, at Pulong substation. Dili lang kay ang atong Molabi feeder ang napalong, kundili, dun ay mga
Ipila ka mga feeders na kaset by sa among assistance operation na napalong bundungan niya ito. Kaya wala ito siya nga wala mo trip ang ato nga atong under frequency relay kung nag-malfunction doon ay cascading effects sa atong system sa Mindanao. Ang nawala din ato nga August 6 plan is around 129 megawatt. So, dakogir kayo. Imagina lang nato din sa franchise area sa Sanayco, sa Sanayco lang. Served by Bulacan substation, Puro substation, Nabilin substation, Kinintulog substation, as well as the Wilmar, ng oil mill nato. Dili ganito ka abot og 30 megawatt. So kato siya nga pag trip sa August 6, ang nawala ng 129 megawatts. So kato mga plan, mga feeders, nakaset nga i-trip siya sa under frequency relay, moto yung nagdungan o pagkapalog. Ito yung energy as far as Cotabato area, District 6. Dili pagkapalog nila, no? Dili po ito entire Mindanao Island. Dili, doon na selective ng mga feeders. Parts of Mindanao. For example, wak mong nagtato din siya ma-experience before, pero na-experience din siya sa Lanay ko. Kaya kanang among under frequency relay, nakaset na siya, i-rotate na siya sa systems operation. So, kini siya nga siguro particular nga bulan, nakaset na siya sa Sanayco. Then, mo shift na po na siya sa lain na feeder. So, dili na na po sa doon nga ang kuwan, ang sang dinirigid nga franchise area ang napalong. So, na siya, i-program na siya nga settings, dili mag-permanente, garote. In fact, doon na ganit time nga ang subcell ko sa Sumbuanga, doon na short pag-ulan. This October, doon na short sila mga around 20 megawatt. Ipangiwan sila 20, then dugay na response ang subcell ko to another 10. Kaya medyo deteriorating na din ang power supply sa grid. So wala ay nahimo ang amo nga systems operation is to manual load drop sa doon ay feeder dito, industrial feeder, mga around 10 megawatt additional. So yung nga naka-precross siya lang atong system karon tungkol sa atong power deficiency. Okay, thank you so much. Before we proceed, ato na i-acknowledge din ang pag-iabot sa atong mga panelists, no? We'll start off with Consejero Ruben Ligorio. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Ripolo. Salamat ka, Eric, pinag welcome back. Parang patawala, pinag-tagan. Ulingan sa akong mga kapulian ng kaibig, no? Sa atong pag-service to mga constituents. May buntag sa atong mga tigpaminaw, sa atong kapya sa Dipolog. Sorry kayo. Taon-taon ginawala kami tani. They will come back. O, dahil yun, may pumista, wala pong atulitian. Pagkunta, iba ko naman ito nga. Lagi tayo ko, ano. O, usap, happy anniversary sa kapya sa Dipolog. George? Edgar, Saranda, please. Okay, salamat. Good morning sa talaga itong mga sulit now sa Kapihan sa Ripolog. Happy anniversary Kapihan sa Ripolog. Third generation of host sa Kapihan sa Ripolog. Still alive, kicking, very magiging program, tapping a first program, panayang paghihapon sa pagtulog kaniso, bisyo alam na sa informasyon sa katawan sa Tumog at Tumog sa Lulingan ng Kapihan. So welcome once again at sa atong panagubad sa atong Kapihan sa video ng pasahita karon. Niyata sa ikan kamula to function room, no? Kaya kung nawa kayo direct, yan ito yung inimanang ganyan. Kung nawa kayo, o kung invite ka itong atong mga live streamers, to nag-view ka lang sa atong live stream, welcome sa Kapihan sa Ripolo. Good morning, good afternoon, good evening, good day, and yung mga tanan. And happy Sunday sa atong mga Ripolo, sa Kapihan sa RMN Ripolo. Okay, thank you so much, no? Si Sir Max, doon na tayo ika-add bahin sa naitaw karong bagong pagkapalong sa kuryente. In addition to Sir Jeremy Amoy. ang among problema katong i-mention ko earlier, no, isa sa gisagubang karon, no, nga problema sa NGCP aside from the right of way issues diri sa Mindanao kining bag-o nga mga panghitabo. Although dili siya bag-o pero nahitabo na siya last January pa, pero dili lang o dili lang gyud nato na balita, no. P-
Pero karon ma'am, kay kinahanglan na gyud nato mahibal-an unsay effect, unsay impact sa ato ang Mindanao grade nga aduna pa kitay problema nga gisagubang sa ato ang right of way, plus aduna pa kitay mga problema nga gisagubang sa mga kumbaga bombing sa atong mga towers diri sa Sultan Kudarat o sa Cotabato. So unsay epekto ani? So atong pangutan-on si Sir Maxi, unsay mga lugar unsay gihimo sa NGCP nga preparasyon to prevent further incidents. Okay, Sir Max, please. Actually, ang naitabo na pagkawala sa ato ang power nga tumiyaging semana, duha ka semana na nilabay. Amo sa kakaw sa ato basta aduna kitay tore nga gibumbahan dito sa ato ang linya sa lugar sa Piquet, Cotabato. Piquet North, Cotabato. Ang kaninga linya, mo ni siyang nagkutay gikan sa Kabakan, Taiwan sa ato ang Sultan Kudarat substation. Diin na duha ka tore ang gayon, ang bumbahan o natumba kini. Kusubo kayo nga naapektuhan ato ang service. As far as sa security is concerned, na-stabilize naman ang area and then successfully na balik na ang power. So, dako kayo ang pasalamat sa NGCP na ito sa suporta sa lokal nga pagkamahanan sa Piquet o sa mga atong mga law enforcement agencies sa Philippine Army o sa atong mga kapulisan. So, what are the measures now being implemented by the NGCP to avoid similar situations? Kaya, pastilan si Bakula na po, mamumba na po si Bakula. Yeah. Itagong tatanan ko. Oh, correct, ma'am. Usa kayo ka concern namo sa security sa pagpantay sa atong linya tungod sa mga lugar niini nga to amo ni makita nato atong mga linya to sa interland sa mga kabukiran ng batas kini atong mga linya. It's quite impossible sa bisan pa sa gani sa military nga atong gortyahan ng atong mga tore. Despite sa ato ang mga efforts, wala kita yung mga program na punta at ipreserbar ang ato ang linya sa kulite. Apa siyempre isod yun na to sa akong kaingon. Bisan pa gani kuno ang presidente, malusutan pa kung sa narataha kining ato ang linya sa kulite, ato ang kinis sa ato mga kabukiran. Okay, thank you so much. Kaya acknowledge rin ako niya po to sa itong Executive Assistant Force sa Office of the Provincial Governor at ni OGT po. Yes, panelist ni po, si Mr. Robert Pinso. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Ripolo. Good morning, Ma'am Dave, sa itong mga bisita na pinalaga, karong mutaga, ikan sa NGCP o sa itong mga sukitig paminaw, labi na usap sa ito ang mga umabot pa ng mga panelists, ng regular panelists din sa nindot na program ng Kapihan sa Ripolo. Mayroon tayo na itong tayo. Okay, thank you so much, Sir Robert. Sir Erwin, aside sa mga technical nga mga reasons no nga papaalo ko sa hindi kayan ang ato ang kuryente kanang sa kuan ba panahon sa pagkapalong o kanang pagbalik sa kuryente duna ba tay time frame ana nga kanana ang madali gyud siya kauson ba nga makabalik yun ang kuryente kay labi na og dili schedule nga power interruption paretong nangita ko mura og ang ilang ko una nga sayon bitawon para pag so kun ang NGCP dugay kay sa tanan nga makabalik sa kuryente abi nila ba og unsa lang na nalang kasayon nga tuwa man sa bukid nga transmission lines naglatas sa mga buntod ana ba so please kun daw explain daw. Gwapo nga question, Ma'am Deto. Ani ang pinalig employee itawag ng mong precursor function sa among relay. Kung line to ground na siya, linya din pa lang sa ground ang problema, mo reclose na siya. Doon ay atin ba? The same as sa umang mga equipment sa cooperative, mo reclose na siya, mo balik. Pero kung na ang ginagamabiling fault or problema niya sa linya, mo palang bibigyan mo na siya. Pero for line to line nga linya ki linya gyud na fault ibali do ni nasanday mo na nga between 2 to 3 lines og even a apil ang ground adin na kinasa mo reclose kay gi program na siya nga dili mo reclose ana kay ano do na unya na cascading effect
ma-appeal na ang transformer, ma-appeal mo cascade na niya down sa ating system. Na dili na magkapituan sa saka feeder, kundi liti buhok na. So, dako na hinog kayo ang problema. So, mingo na na. Then, although doon ay ginasya distance nga kailangan may kana nga gitawag o distance relay, i-point na niya ang nga partner butang 26 kilometers. Pero kanang 26 kilometers, doon na siya plus or minus 5%. Dahil yun, dili po na siya kanang nabita along the highway. Nas, labi na gini atong linya nga Aurora to Polanco. Nalang siya sa kabukiran. In fact, late last month, nag-conduct me o aerial patrol, kita gini mo nga, ano itong highway din eh? Hindi mo makita. Kanig aerial ato, ka-chopper me from Ipolog down to Aurora. Dili na hindi mo makita ang highway. Layo yun kayo. So meaning, baktason pa na sa itong mga layman. Panahon gani sa ating ulan-ulan, doon na pag ipanahon na dili gani makasulod ang itong mga tawag ng light trucks. Although four-wheel drive na sila, hindi gani kasulod itong area tungkol sa kalayo. Ginimagod siya na design, na-conceptualize niya siya, dali ni siya sa unang pagtrabaho during sa palarong pangbansa, the first nag-held din sa Dipolo, I think. That was 1970s. 1970s. Mga Lidia de Vega po man siguro, or mga, kinsa po itong mga si Iran na cooking from our place. Di ba? Itong panahon na gano'n kay, natawaran ka ito. Ako. So, itong to ang kwangod na ito is the shortest economic one na mapalusot ang linya, pero na-jeopardize po dito ang maintenance. Kung makita ko dito yung mga structure na nataas punton, makamunta na kung saan ka, magsaka ni Pusti, pagkikan ni Sumbos, punong tos taas. Pero ito yung taas sa kayo, dili na madalang sa kadlaw. Ang kabo maglisod yung ayaw niya, ituyok na mo sa lahing nga area, layo kayo yun. So, muna ang inundan na dikin na ito immediately na ma-restore din na ito ang power, plus na mahuon pa kung dako kayo ang problema. Inganag yun ka langan. Doon na gano'y yung mga adjacent structures na dili mo na dito nga malatas na yung mayroon na nasa basakan, dili. Mutuyo pagkas-pikas bungton. Na panahon pa, pasaka niya, ulan-ulan bagyon, hangin. So na-experience na, personal na-experience na ako kayo once in charge sa transmission lines. Ngayon na, higit lalim, labi na ka nang papasa na ka sa ulan, mura na ka, wala na ka na nga, test-test na ka kayo, niya kadlaong na ko. So, hindi man mo ma-imagine ang sacrifices sa itong malayuan. Pero, amo kaya mo lang gihimo, tawan sa among mga kaya. Basta dili lang risk sa among life, amo nang himoon. Okay, thank you so much. Pautana, ikan ni Edgar Sorunda. Edgar, go ahead please. Thank you, tabasa mo muna ako dili sa itong news release. No? Isikuta ninyo, usas mga kuya, mga kalayo mo sa itong mga linya. Yan kilala subayon pa, mga tao-tao pa. Plus, hindi pa yung problema sa road right of way. Nakita na po rin na nag-iapila magaling takaroon sa Department of Energy, Philippine Army, o sa local government unit to create a resolution na hindi na patangan. How is the local government unit responding to this appeal? Okay. Sir, Ernie, Amoy. Doon ay first din na nung naman ako sa ulan na naka-sponsor of resolution sa Roqueta. Then, na-duplicated as to other areas, no? Then lately, katong dito ta sa Mugasibu, sa EPIL, at sa guniyang panlalawigan ni support for the issuance of an ordinance na to refrain from constructing mga balay o ka na pagtanong sa mga kahoy duol sa linya, duol o tungkol sa linya. So, muna i-support ang hihatag ka na ito sa local government. Sa kirikanon sa itong mga higyan sa linya, sir, gusto na pagkadagdan ng mga NGO na hihatag sa susamang suporta
para madali labi na sa mga lugar na nagyo kayo yun kanya under sa ilahang jurisdiction. Doon na nabatay ilang ano? I cannot give you numbers, no? Pero doon na yung mga support na gihatag sa ato ang LGU. Na naka-issue na sila o mga ordinances. Okay, follow up lang sir. Doon na pa yung na-mention din kini mga private owners na refuse sa entry sa taga-MGCP. Punawag ko doon na yun. Yun sa nato yung pag... Additional na may problema. Actually, muna na i-common, murag existing problem na mo dito sa distrito na mo, no? Security problem po na mo. Hindi sila magpasunod kay the one payment for the improvements na kita na nila under the transmission lines. So, muna yung nagka-problema na to. Then, dili pa na siya kay, doon naman ko tayo mga generating plants na to sa taas. So, dili na to mag-transmit ang power from that generating plants downstream kay naman to. So, sige ito, palong-sig-palong, apiktuhan din na itong system. So, dako kayo na isang problema. And they're not demanding fuse tapos. Okay. Yes, follow-up question. Ika ni Sir Robert, please. So, pumunta na lang ako, sir. Pag construct pa niya ang power lines, were there no consultations done with the landowners? There is. Doon na gita'y right of way na negotiation na lang na. Dayon, I don't know, kung sinahita mo na, na siguro mapalit sila yung tao, ana, no? So, different owners, different claimants. Okay, Consigliere Ruben, Gregorio, yung pagtana, please. Thank you. Tama ko sa una na mga kaso expropriation ganito nga. Tamang ang owners ko dili nila ipaagihan sa inyong linya, inyong desisyon o bayan. Eh, magkabuta mo na yun sa mga puste. Pasahot ba lang? Ang tukaroon mo, huwag yung problemahan na ba? Kung makabuta mo mga puste ka, nag-operate mo ganun mo. Kana siya, kung siya ba na nasa ka na existing na isang linya, dito rin na nanong. So, itaas na po. So, ano na ang problema? Although doon na tayo right of negotiation sa una, nabayaran na. So, kuha na po na karoon. Di balik. Kay intentional planting of trees underneath the transmission lines. Intentional na yun na. Kaya hindi mo makita. Makita niyo sa picture, outside the transmission lines, pati huwa na. Limpyo. Katubig, hindi mo nilang mahayo pang limpyo. Ang dinis sa surface lane na kuha nila, hindi mo nang limpyo. Kaya mo ba nag-text na ko, nagagayo itong sige kapalo, bitaw, na usama yung taga-NGCP. Ako lagi, share niyo ba? Usama yung taga-NGCP nga, usahay, mapalong gani, yun yung ang kurinti, nalatayan o kalas. Dahil na ang makina, ang ito, ang istisyon, kasunan po sawa. Dahil naghanap ko ng mga pasangit. Nag-text na ko, hindi nag-text na ko. Kung saan ako na ang tinood kong hinugdan. Abriya ang atong makina or source of current or gihimo lang ko na nga rason ninyo para dili mo ma-awayan sa mga katawan. Lami kayo na siya nga pagkutala kay... Yes, oh. Kaya na siya nga halas, tinood din na siya. Doon na nga yung pictures nga gi-support sa mga among report na nanahan. Dili lang na nito po din ni sa Pagadian area, la Neco area, na na ito mo na, pagkano, it's throughout NGCP na agit na experience na. Kaya ang kuwan mo God, labi naman ito mo na magabi, na yung bato ng langgam, muna ito ang unong ito sa alas. Kay pika na siguro ang kao nila. So muna, ito yung mga ginailang purpose, pagkaon. So nangita ito sa ikutong mataon itong kalasat. So, dito siya na sanday sa ato nga linya, putong hinugdan sa pagkapalo niya. Dili po na siya dahil masinsiro sa attempts, pumabito ito yung kuhan nga, yung problema nga, serious of attempts, musulot siya, palo report, niya sikulan. So, doon na yun siya ay fault nga mga, ginagbayar kayo nga fault current daw na mo. Kaya naman may monitoring ka na, ginagbayar, lang ka ba yung hindi, ka nang juhul, kuhan hindi siya, dili hindi siya, strong bit kaya nga fault. Follow up. Sa tinol ng consulte, follow up niya po siya. Dili yung tuyo, dili yung rason nga
kulang tas kuryente kay gainit, itinginit. Kundi na yung mga kanyang mga palong-palong aginit sa mga kakulian ngayon mo na namidyan earlier. That will be answered by Macbeth, no? Ladaga, kahit di man po sila ang source sa kuryente, transmission lines. Ay, apel natin na. Attorney, kana atong balikon ni atong Power 101. So, sa power industry, ato nakita yung tulong ka players, no? Ato nakita sa generation, ato nakita sa transmission o sa distribution. Kaya doon na may tulong ka players sa power industry, ato na po itulong ka mga major na hinungdan, na doon ato nakita yung power interruptions. So ato na po yung related nga sa generation, pareha sa nahitabo atong miaging October 23, wherein ang ato ang naay mga linya sa kuryente nga gi-manage sa NGCP, particularly kaning linya nga nag-serve pa doon sa atong Zaneco, kaning Aurora, Molavi, Polanco, Rojas, 6th KV line nga naapiktuhan. Tungod kay nag-shutdown o galit. Dunay ang plant outage sa mga planta sa Ago 6. So isa na siya sa hinungdan. Generation-related power interruptions. So sa transmission-related power interruptions, daghan kaayo ang mga hinungdan ni ani. Number one, kaning vegetation problem or kaning right of way na wherein ang prescribed safety clearances sa ato mga linya, line to ground or kaning horizontal or vertical, yung nilapas siya or kaning ituyo nga pagtukod o mga structures or pagtanong o mga kahoy diha sa ilalim sa kuryente. Isa po ani kaning ang mga issue sa security nga wherein aduna kitay lately lang nga nahitabo kaning incident sa bombing sa ato ang mga linya as earlier mentioned by Sir Maxi Trinidad. Isa pud ani kaning animal intrusion katong gisgutan nga snake plus kaning adunay panghitabo nga dunay tawag ani kaning man-made pod, katong bombing example, apekto siya sa mga man-made nga mga causes sa power interruptions. Kung sa generation, adunay mga interruptions, planned or unplanned, ang transmission pod, ano na po yung planned or unplanned. In the same manner, nga ang sa distribution, mo, kini ang mga electric cooperatives or distribution utilities, adun na po sila ila ang mga schedule or unscheduled na power interruptions related sa ilang pag-maintainer, sa ilang mga power facilities. So, dunay plan, dunay unplanned, na wherein ang maapiktuhan ani, dili lang, siyempre, no, ang mga industries apil, ang atong electric cooperatives, atong mga distribution utilities, especially kita ng mga konsumante nga maka-experience ani. Pero, on the part namo sa NGCP, when it is transmission-related na power interruptions, of course, ado naman ang atong security department kung ang concern ani regarding sa kaning mga bombing incidents. Dado na kita sa operations and maintenance, sila ni Sir Hermie nga mo'y kanunay nga nag-conduct o maintenance activities aron ma-enhance na to further ang atong reliability sa ato ang mga power facilities. Aron kanunay na mo maghatag og serbisyo sa ato ang electric cooperative sama sa Zaneco. Plus, ang NGCP po, kung it is ang NGCP related power interruptions, sa among department sa corporate communications through me sa local lang ako'y tighatag og advisory, ako'y mag-send through SMS sa katong mga affected nga LGUs o sa mga media partners aron mo tabang og pahibalo unsa day hinungdan. So I suppose appeal ka sir no nga naka-receive sa ato ang mga advisory sila ni Sir Robert Pensoy, Sir Edgar, of course, si Ma'am Edith. Uban pa mga media partners na ito din isa the Depolog of Salapitan. Yeah, atong inilisip na doon sa advisory. Ako po inilisip niya. Yes, pero ang tumagod, ang mga nasty comments ko tao nga, yun rin nga, usual naman yung mga rason, station ka ng mga kahoy. I think, ako naman na siya yung power, try to talk whatever things that will happen, you know. Ibayarin sila. Kahit, ibayarin lang na sa una. I think it's the right of the NGCP to maintain. Ang sila pa, kulang maintenance ang pwanteng kanya, ang lugar. Ano mga kasal kami. Kung pinyo naman sila, kung diyan naman ipihag, kung magbagyo na. Pero kanang man-made,
bumbaw, okay lang. Ang halas, okay lang. Pero kung natin ang mga kanan mga kahoy na natumba, that is not the result dahil sila pa. Isa pa kuno og kwan, naamat tumod sa inyo na, di fact na na inyong ninyariha, kung na yung tumod, yung hapin na ito ka. Kay Kiligod, ang usual gina ko madumog, kung komentaryo kay disimilit na ko sa atong admisor eh. Yun siya nga, mo na gini ato dire, mo na yung rason. Diferensya ko rin dito sa Manila, ang ubang mga lugar, na ang rason lahi, may ang rason ito, ngayon ta, naamag ko nun tayo yung problema sa kurinte. Ato rin ito, no? Lain-lain mag-klase sa problema. Lain mga halas, lain mga mistisyon, lain man-made, o sa kanya, okay lang yung man-made. Wala nga, I think, ang atong audience karon na, ang atong missing audience ng Anman, na monitor man sa ato, I think, na kahibalo man sa atong explicas kantingan eh. Na ganit na may nag-text na ko din, orang ako, hindi na lang kalahin kayo mga text. Hindi na lang ako ni Masahon. Pero I think we should solve something about this flood renting ani. Kini mga pero tinuyo ko lang hindi naman tinanin yung mga discuss siya o prehal ng mga tao yung patumbahan na ato man tinanin problema ang paglipulaan so wala pa ang ibigkanon nga wala pa yung bagyo sige bagyo ato may piwan ato mga likas kalinihandaan prehal nila sa ato sa Lipulo sa Sapita. Ako mga istorahan ba ang tagasan ni Ipo? Ano ni ba yung report ko daan sa kuwan? Nag-anbo daan sa linya? Nga, hindi nakapuntulog yung muli nga, ah, kaagin po si kahoy. Ano ba yung nga sa pwede? Sige ba yung kaputul niya? Ano mga kahoy niya? Na magiging ba yung sabitan? Sige ba kaputul niya? Ano niya matuloy? Biba sa wala pa ang mga disaster o ako yung mga typhoon. O na i-reklamo sa mga tao. Nga, di na ito namang limpyo o gaharin ng tao. Okay, so, yes. I think we should address that. Sir, I mean, yes. Ang buwan actually, ang atong right of way sa 69 cable line na nag-latayigan sa Aurora to Tulispulangco, no, is only 15 meters, 7.5 meters both sides. Ang kanang nakakos o vegetation, dili na siya within 7.5 meters right of way. So ato na siya labi na off na naway mga layog na kayong lubit at nasa kayong mga kahoy. So beyond na sa atong right of way, wala na tayo katungod na ng putol. So ato na putol na siyang negotiate sa mga tagiya na mabayaran, maputol. Pero maulag yung sa ika na nga hindi po mag-cooperate ang atong mga landowners. So muna yung hitabo. Ano, wala na mo masagdigan kay from time to time, naging yung schedule nga inspection sa itong linya, limpyo na itong within sa right of way. In fact, kung nagkani tayo mga contingency plans, kung during sa summer season, long weekends, rainy seasons, natin mga buwan, mga contingency plans na naan. So, sa ang kwan lang nato ay those are not controllable na mo kung outside na sa right of way. Okay, thank you so much. Ato na i-acknowledge sila yung pag-iabot sa ato pong panelist kinapon nga si Julius Salaveria. Good morning, Jules. Good morning, everyone. Good morning to all our guests and mga tigpaminaw, suking tigpaminaw ni ato programang Kapihan si Dipolo. Okay, thank you so much. Any additional information coming from Beth? On top of the security problem, no? Yes, okay. Sir Hermie, go ahead, please. It's not only our facilities who are under threat. Dili na lang ang facilities ang tusun. Pati kami, under threat me. So, website lo, kami tanan. Pero, as ano, observe, nagkaroon dito nadapit no, sa Lanao areas, mga Cotabato, na Central Mindanao areas, no? Kananihan sa vegetation nga problema, o kanan sa right of way. Murang din nadapit sa Moga del Norte, sa Samoga Peninsula, wala ba? In fact, ito natin problema sa Tungawan area. And dito dapit sa Marangan, part of Saboga City. Marangan area. Pero rin sa Saboga del Norte wala po. Pero po yan. So, really get us ka-problematic dito. Naamang Gyapon, hindi mo na ito malikayan. Labi na ka ng
outside sa right of way, wala yung sa natin sa problema. In other words, Gaiga, tingnan lang. Kung lang ko naman tayo ng Korea at ang Pinoy, sige, wag niya kung sumpa ko ng brown-out na ito, na ibig pulong. Asalap ko ng pasyata nga, kung may supply, hindi mas supply din ito, supply ba kung ba nato sa kurente, o tinirang brown-out na nag-disot na pagsumpa yung tinirang mga problema. Kasi nang ikas na minawa. Okay, ato lang klarohon. Ang problema nakapunting sa source sa kurente, or kay ang source ani kato bang nakukur transco sa una or sa transmission na gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Kami sa mga wala may magkulang sa among kuan. Wala may magkulang sa among facilities, no? Kaya sa among facilities to provide. Pero I cannot speak in behalf of the power generation kaya naman tayo PISAM and PC doon na po tayo mga independent power producers. So ila sa nasa. So kami sa part sa NGCP, wala pa yung problema sa among facilities. Our transformer or lines is enough to carry the load home in this franchise area. Brad, dapat ko yung paapas yung direct. So pag-upang sa Nico din, sa Nico pag-energize sa itong lugar. Well, we did not experience, I remember that, we did not experience so much brownout. Abunda kayo, ganito talang abunda, pero ang source nato, wala mag-iapon. Pero kano man ko nung karbang-kalon, problema kita sa kurente, wala mag-desist, ini very ending problem. Nahanto ka luwa, mag-desist ko sa barang. Kung silang matulo, mamumatay ang antali, mag-iapong problema, haling kinikasiya sa problema. Kaya tulong sa Luzon, ang ilang itong problema, ang source magiging nga, wala yung mga dyan, wakin niya mo. Kasi sa atong libre, kanang mga problema, di pa tulong mas lupan yun. Karoon, ang atong demand sa power versus sa atong generation capacity, kuang good, kuang. So, may tatawag din silang atong mga congressman na siguro they can create a, o mag-draft sila o balaot na to support what do you think of this IPILA? Ang ilang ipasigilan ka rin pa, agay po ko rin balaon na IPILA, kailangan ko na i-abules. What do you think? Mga ka rin sa Luzon Barang Board? Boss, dahi, ako di ko katumagan eh. Siguro sila, they're in a better position to answer that question. Kay kami ka-follow lang yun sa mandate sa amo, labi na sa NGCP. So in fact, we are not private to talk about NPC, PISAM, ANAO, independent power producers. Pero kami sa among effort nga to serve the public at sa inform po natong mga kaisunan, so we constantly have this kind of training program, attend many ani, sa kundi akbayan sessions para ma-inform po natong mga constituents kung sa'y problema, kung sa'y mga kalambuan nga gihatag karon sa NGCP. Last na comment, no? Kasi nalang ako, wag mo ko rin, intriguing mo niya. Ipahamog bang ko na nga mag-interconnection ang Mindanao at Visayas kaya kan kuryente sa Mindanao? Nanobra ko, no? Asan ang nanobra ng Pinoy Palo? Bisan, unsay ito bang sa NGCP? Hindi ito mo ito ang mga tao kahit mabaligtad ang isang na senati sa mga tao. Mura di pagkaong ginamos, pero kung sukto o nga, kumba ang ikaw. Kaya ako na lang i-iirin para kung ato kung maang bagay. Pero may usual magini nga komentary yung tabi ito. Mura yung usual komentary sa mga tao sa ato din. Ang actually doon na tayo buhon ng project, interconnection sa Visayas to Mindanao, hopefully it will be in Bipolo, Dapitan, or part of Sangguan del Norte and the other side. And the other side is in the close. In anticipation, sa it's either ha, other way nga maka-import ta og power from Visayas as well as ang Visayas maka-import og power sa Mindanao. Okay, talking about Mindanao, doon na tayo mga future ng mga power plants, coal-fired power plants nga sufficient extra surplus na para diri sa Mindanao. Kahit pala siya. So, natay mga kanang gene power karon sa Kaswagan, natay will invest sa Cagayan, kanang Terma South, kanang unit nila nga number one naka online na. So,
So sana sa nakatabaw dako, then doon na tayo sa Sarangani, dako kayo na siya capacity, and other embedded generators. So as projected, doon na tayo surplus of power sa Mindanao in the near future. So sa aura na to. So, parang kung yung naman ka tayo, mag-surplus yung kano, muna ito lang gumulap na itong in the near future. In the near future, ano sa pagka? At least Mr. Rich kasayo, been raised there. Sa umma. Muna yung unsa ka sa'yo, ang umma. Okay, then let me add, no? Sumpay sa history ni Sir Hermie nga katong preparasyon nga gihimo sa NGCP attorney. Of course, part sa trabaho ni NGCP is to expand the power transmission network. Aron ma-ready ang iyang mga agianan sa kuryente. Kung katong ipang-mention ni Sir Hermie, kung ma-online na siya in the near future. So si NGCP, aduna siya gihimo ng mga priority projects sa transmissions o sa substations aron mapuhon, makater nato ni mga bigger load aron mahatagan nato kumbaga ang serbisyo nga gihimo sa NGCP sa pag-transmit of power more reliable kay mao man ang more reliable og safe ang atong mga linya sa kuryente. So isa ani, of course naa naman tay the first backbone project nga gi-energize ni NGCP atong January 15, 2015 karon nga tuig. Kaning first backbone project sa Baluy, Villanueva, Barama, Bunawan 230 kV line. Although energized siya but operational at 130 kV line diha muna meantime until such time nga mauman na o makompleto na ang iyang mga associated ng mga high voltage equipment pag-install sa mga substations nga wherein diha sa Baluy o doon naman na diha dapita no, sa atong Villanueva, sa atong Marama, sa Bukidnon o sa Bunawan. Aside from that, kaning nahuman na nga 230 kV, ato na kita yung mga ongoing na project. Example, diri sa Polanco, gikan sa Aurora. So ato na kita yung puhon na matupod ng 138 kV line na Aurora, Polanco, 138 kV line na maoy makahatag o kaning further, no? Ma-improve ang servisyo sa power delivery padulong sa atong mga customers, particularly sa Sambaga del Norte, sa ato ang Sambaga del Sur, partly o part pa din sa Misamis Occidental. So ato gi-look forward ang mga positive na mga developments, no, dili within sa Mindanao. Abi mo bet no ang pulo ko taas kay damgo kanang Singapore, no? Usa sa mga work hindrance kung tingali nga makapot na mga katumanan sa gidanggo sa Lipulo kung mahimong si Singapore 30 nga kiling supply sa kuryente because the supply of kaning mga electricity sa ato nire makahampirin gina sa operation sa ato mga negosyante, no? So I don't think so kung of course sa iyong pamahayag na-inspire kaming mga officials sa Lipulo na-inspire di ako si Juan si sa province po, ma-inspire mo na sila. Pero, mapabilin pa kaning damgo lang na hindi kabuntag atong pabotor na ano sa tinuol ba? Matinuol ba? Or makakitabo gina, may nga, mora gina. Kay, really, sa Dipulog are very, Dipulog is very eager na kung mahimunta, hapsay doon ta ang dagan. Hindi nita magka, magbibliyaso ba ang supply sa kuryente kay, kini ko Dipulog karon. Bisa kung saan, nagka-dako lang kayo development kauswagan. No, kauswagan ang Lipulo. Kaya lang gini nga, punta permanent supply o electricity. Parang yun nga, ma-continue ang service sa mga tao. Pero, wala ganyan kung naging mga proyekto, mayroon tao, dili lang ganyan damgo sa mga kami, pero umakoy damgo lang na ito. Okay. Ang kanatong plano ng substation, in place na siya, no, mga sugda na siya ang trabaho, ginalangan lang na siya. Dayon, di na ginagawa siya building atras. Alam na, na transformer niya, then ang right of way negotiation in place na. Talking about sufficiency of power supply, that's the generation side. Pero sa amo sa transmission, in place na siya. Ang transformer nga ibutan is 75 MVA ang gidakol. Butang na to na siya
Okay, 75 EBA. Nga itong konsumo ka rin, presently, there is dipolo, di gano'n yung kaputong try ang tap. So, kanang, doon naman na siya vision to add additional 75 MBA para ma-in-minus, meaning wala ni Musa na paisa. So, yung nga na ang projection sa project natin dito sa Polanco. And on top of that, mo na itong interconnection board sa Visayas ng Mindanao. So, ang atong di lang na mo may istorya is in the part of the generation, pero eminent na lang nga naanag yun na siya karoon ginatrabaho, ganila kay kini mo siya ang generation facilities, pinakasayuan na nga mag-usak ka labi ng 4 parties, 5 katuhig, plus another year for facility study. Di na madali. Not like diesel plants nga pwede rin na mo itanong, dali-dali. Muna nga, ay nga nakadugay ang atong coal-fired power plant. So makita na ito along the way, no? From going to Iligan, na din sa Oswagan, na kanang gene power, that's around 400 megawatt. And adjacent to that is substation na mukita sa itong 230 kV from going to Baluy and going to Aurora. So doon na tayo stabilities, additional stability sa itong transmission lines. Okay, that will be on the fourth regulatory period from 2016 to 2020. 4 years from now, 5 years from now. Within that period, that period. Okay. Sir Robert Pinso, yung pautana, please. Yes. Basis sa press release na inyong i-issue, Madam, Sir, trabaho nining right-of-way problem na nihangyo na galing mong assistance sa military o sa gobyerno. Do we have statistics nga, kasagaran yung problema caused by this right-of-way problems, kana mga vegetation na intentionally planted. Kay if this is this problem is so serious, I think usa sa solution is the national yun, law nga mo'y naagi stiffer penalty rather than mag-rely ta sa mga ordinansa o mga resolution sa local level nga dili pare-pareha ang approach dahil magkalain-lain po ang application. Whereas kung sa national, uniform na magalitay balaot sa helmet, nga dili kayo na siya serious ang implication, how much more kini sa kuryente, which is tantamount to economic sabotage kung itiro Mindanao mapalo just because of an unscrupulous landowner nga na ay maot nga intention sa pagtuyog yun o tanong sa bisan sa right-of-way ng mga areas. Who will answer that? Sir, actually, doon na natay ang HSP is moving forward na siya na for the sponsorship of a bill na yan ano. Kasi, pero while it's still on the making, dito na po, amo na sa ngayon na ang mga province and cities. The management of HSP is working for that, sir. Yes, ma'am, additional, and then question coming from Julius. Ako pong i-inform no nga ang suporte nga gihatag po sa local government units on the passing of ordinances. As mentioned earlier ni Sir Hermie, aduna na kita'y nakuha sa Oroqueta City. Plus gusto na mo i-enforce pagyod, kumbaga i-adapt for adoption ang katong existing na nga sanguniang panlalawigan ordinance from Sabaw, Sibugay, because we went there last September 7 to present the issues on the right of way and on the request for an ordinance aron with penalty service with corresponding penalties sa kani magtanong og kahoy nga gatuyo o kani pagtukod pud og mga structures sa ilalom sa linya sa kuryente. But last, I would like also to mention no nga last August 15 in Cagayan de Oro just this year, before the conference of the Vice Governors League of the Philippines. For Mindanao, the eye of which one of the attendees was Vice Governor Senen Angeles na siya dito. Pero I'm not sure kung during the presentation of NGCP, kay amo manggi pakita po sa ila, unsay mga issues di ay sa right of way, unsay impact ani on the negative side on the operation sa atuang Mindanao grid. Kay kita na kasi natin nagkaroon og kaning kakulangan sa supply sa kuryente.
Plus, kung aduna pag yung mga linya ng mga wala, ma-trip off because of vegetation problem, especially those lines emanating from the baluy. Kaya ang kanyang mga linya nga, gikan sa baluy, kung baga mo siya ang mag-transmit of power, padulong sa mga towards the southeastern and the northwestern or the Caraga regions diri sa Tua sa Mindanao. Example, kung kaning sa Agos Balu, Agos 4 Baluy nga na-trip ni siya, no? Na-trip ni siya last it's or her May, July somewhere sometime July nga na-trip ang linya nga more or less aduna siya i-carry nga load nga 180 megawatts. So ang isa ka line, ang isa ka linya ana na-trip off na daan kay naay vegetation problem, but it aggravated kay nag-trip pagyod o balik. Ang nag-trip ang other line, line I think it's line number one. Because sa kaning, ang landowner, maglisod o negotiate ang NGCP kay he demanded for a very huge amount na aron lang maputol or ma-trim ang mga kahoy. So kasi epekto ani sa operation sa Mindanao Grid, kung aduna pa kitay kakulangon sa supply sa kuryente, plus nawala pa gining ang kuryente nagikan sa Agos 4, a power nagikan sa Agos 4, kumbaga ma-aggravate ang atong kakulangon sa supply sa kuryente. Further, kay nawala pa ang additional na supposed to be enjoy sa mga konsumante. So aside from the problem on vegetation, aduna pa plus aduna pagigud kitay gisagubang kaning problema sa ato ang sa security sa atong mga power lines pareha dito dapito sa Sotan Cotabato sa North Cotabato nga kaning mga linya major lines mo siya sir 138 kV line. So mo ni siya ang kumbaga giagian gyud mo ni siya ang nagdala sa kuryente from one substation especially gikan sa Baluy nga padulong sa Kibawi, ngayon padulong sa Sultan Kudarat ng mga substations na mo sa North Cotabato. So, on the part sa vegetation problem na mo sa right of way, mauni siya ang apilar sa NGCP, of course, sa mga local government units sa pagpanday o mga ordinansa. Aron, sa level pa lang sa munisipyo, sa syudad o sa probinsya, aduna na ay kumbaga regulations nga dili na ta magtanom o i-prohibit ang dili na magtanom o kahoy. And then, while waiting for the national law to be passed. So, mauna siya karon sir ang kumbaga ang mga gisagubang karon ng concern sa NGCP. Pero ang amo pong pasalamat, of course, kaya doon na po ay kining, of course, ang mga ang LGU ni support naman po sa NGCP o support usab na nakuha ng magigan sa Mindanao akaling sa Mindanao Development Authority o sa Department of Energy and DILG kay lately ang representatives from DILG I'm not sure kung sa head office no last September 18 niabot dito sa Iligan to meet with our head for the operations and maintenance and other stakeholders to discuss about these issues on the right of way. And other mga activities ang gihimo sa NGCP, especially kaning mga power forum na gihimo namo sa mga probinsya sa with the municipal information officers with the PIOs nga ang plano po namo ni Sir Robert no og ni Ma'am Edet nga mahitabo pod for Sambangan del Norte. Among gitipok sir ang mga PIOs, mga information officers sa mga national government agencies and the municipal information officers during the power forum to inform them about sa mga panghitabo sa nga nakaapektar sa atong Mindanao Grid. Pepe, kanina ni ang kalakaprong mga forum ngayon yung ipang-organize, okay na lang. Pero going back to the ordinance, doon na ba yung ordinance sa Sabo del Sur o ang Sibugay? Bahay na niya ang pagdilig? Yes, sir. So how about Sabo del Sur, wala pa? Karon, sir. That is why we look forward to meet Vice Governor Aguiles. For that, we would like to interface with him. Kaya niya siya buhili, asram karon. Kaya aron na tayo po tayo sa iyo. Muna siya, sir, na among... Kaya aron, magpanday na muna yung ordinansa. Kaya makaya pa lang sa Lipurog. Ako yung sponsor niya, pero Lipurog naman. Hindi pa nga na, makari na mara sa... Mas makayo, sir, po. Makari na mara sa province, pero. Makari na sa province. Kaya ang province, all mga ng province. So, hoy, buhili.
Asama ka ron. We look forward to meet, of course, Vice Governor Angeles, kami din sa... Importante yung dalawa. I think we cannot, even how many, inyong organize sa mga meeting-meeting sa mga otsalya, huwag dili, giniwalag yung ordinaryong sawa, hindi yung mahimawa. Ang ano, sir nga, mutabang, makabalo sila sa mga paghitabo. Kasi sila makabalo yung mga tao, eh? Pakakiyahan po ng mga tao. Kaya mga tao, hindi mo to. Pero huwag na lang yung ordinaryong sawa, eh, hindi ba ito ni pag-iwag na yung helmet, huwag na mag-alisintya, hindi, hindi mo to. Sige, kaya po, mo lang, I think, usan na nga, huwag na yung ordinaryong sawa, ay, huwag na lang, mahayin mo na to. Kaya mga tao, mga sigtanong, mga tahol-kahol, kailangan mo sa inyong ninya, hindi na sila makakuhan, makahimo niya yung pagtanong. Willie, asam ka? Yan na kaya kakaputanong. Bayan na si Board Member Lee kay Iwaswa, si manager sa NICO. Naka-experience siya na klaseng problema. So, maka is in a better position to explain to the to the provincial board for the drafting of the resolution. Okay, so thank you so much. Ano yan si Board Member Willie Mapas na? Question coming from Julius Salveria. Actually, ako question na pangutana partly nila mo to leading ato. Ako alam pangutana nga give our listeners a picture of unsa kaayo gyud nga area, mga municipalities ang nalabyan gyud sa transmission line, pila ka kilometro bisag estimate, and then ang inyong na lantaw nga problematic dili lang sa probinsya kay related magupuni sa question ni Attorney Ligorio no nga sangguni ang panalawigan nga ordinance could address that kay kung wala pa pwede man put by municipality nga ordinance. So pila ka munisipyo ang actual na nalabyan? Wala pa ba yung mga LGU nga nakapasa as of now o kanang ina ng ordinance? Okay. Thank you, sir. No. As to the number of LGUs nga nakapasa na, I do not have any idea, pero for the transmission lines, from Aurora, we'll talk about the 69 KV line, Aurora, RM, di rin lang sa Mugan del Norte, it's Sirius Minya, then Polanco, and after Polanco is Katipunan, Rojas, Kalasya nga area, and the Pitan. Pautanan, Julius, wala tayong problema inini ang mga linyahan na naasa munisipyo sa Buhay del Norte. So far, wala ni problema the same as what we have experienced other areas. Dili kaayo bitaw kuan kana na sila pa mayroong mga tao dili sa Buhay del Norte. Ibang minister, mga kumutan ako ng mga taga sa Buhay del Norte. Nonetheless, may isa totoo ng kuan, we cannot be assured. Kaya mga tao rin magtanong kay Sumala Limbit, o sa Mugisonte, there's a chance nga manarong mga tuyo. So I think it is imperative nga lagi ito niya sa... So, in-place na... Sabi na, daan. Parang mahibawa ang mga tao na ay multa o na ay binalikuan nga o magtanong sila tuyo. Simple ito tinuyo nila ang iyon sa inyo din nga tuyo o tanong aron ilikadat ko pabayaran. That is, you know, pinauni ni Philippines. Mga kiniklasis mga Pinoy. Ano ba? Very innovative na yung nakuna-una. So, I think it is very imperative nga. Doon lang yung ordinance sa ane. Masalas sa mga aron mo, detail pa rin mga tao nga, bubuhat ng inyong mga presiya sa mga pagtanong sa tao kaya makadaot sa ito. So, naana sa mga kamot ni Board Member? Naana niya. Okay. Ato ang ipawang mga pangunta natin, mato sa commercial ni Edgar, bahin sa security, sa transmission lines. Kaya importante mo ni kay Matod pa ni Sir Max ganina nga gibubahan ang galing dito na bit sa Piquet, North Cotabato. How about this side po sa ato apo sa Buanga Peninsula nga transmission lines? Papas, kasari pa ba ito ba? Yes. Ang BBL kay Tubag na ini, di pasis sa blab ng problem. Anong matubag na ba nilang mga bento? Maka na o baka na yung isang magkakasin na hura ka, mga tayo-sulbat, na masulbat na yung problema. Yan na ito ba? Kaya mga panyatay ni ano ba? Humaling problema. Ipilip kayo mo na giligin ang katubag. So, Edgar, ito ang commercial. Ba yung tubagon ang nakaungo na pangutana nila Sir Herbie, si Ma'am Beth, o si Sir Max. Iniguman sa itong commercial. Go ahead, sir. Okay, nagiging salamat. Sa diri pa naman ay ang pasapong pangutana sa itong mabisita ng Karong Bundaga. At ang salamatan, ang itong official venue dito sa Hotel Camila 1. Yes. Ito sa dalang tinarunan, ito nagbayan sa Dipolo. Bisa ni Antakaro, nagpalaik na sa Hotel Camila 2. Branch Manisya. So, morning yapon. Hotel Camila 1 and 2. Siguradong
sigurado ang imong akomodasyon o ito mga laka kaniya ang labihang mga pagkaon. Dito sa kamilawan, dito ang ilang sunburst fried chicken. So, yan naabot sila yung restaurant sa Hotel Camila 2 na may swimming pool. Nakita ka lang sa function room sa Hotel Camila 2. At ang masalamatan ang mga sibiyanan sa Radio Mo Nationwide, RMN, na Nipolog, nagdala sa ato sa kahanginan. Yung masab ang atong live streaming sa www.rmn.webly.com. Pasalamatan sa nato, nagpaliw sa itong panagubas itong kapihan sa Nipolog, si ABC President Honorable Janus Yu. Naimutang ang iyahan ng tindahan ang Janus Marketing, ipinagiyahan sa ni Honorable Janus Yu. Naimutang sa Quezon Avenue ni Kapihan sa Nipolog. Matawag sa telepon number 212-1148. Pasalamat na ito na ka Honorable Sambonga Drunti Governor Roberto E. Uy atong mahal sa Luigan, nagpaliusap sa atong pag-uubat sa Tulmanon Kapihan sa Nipolog. Si Kanhi Gobernador Rolando E. Yebes, una sa tanan ng katawan, nagpaliusap sa atong Tulmanon ang Kapihan sa Kirawan o Ino ang katawan. Dayon si Honorable Vice Governor Honorable Sinin O. Angeles, Vice Governor Presiding Officer sa Kuniang Paluligan sa Buanga del Norte. Si Honorable Julius Napikit, Presiding Officer Contemporary sa Buanga del Norte. Si Honorable Romulo V. Suliba, Chairman sa Committee on Finance Appropriations sa Kuniang Paluligan sa Buanga del Norte. Ipalayam sa kita ni Congressman Lucindo Labad-Labad sa Sigulong Distrito, ito Paluligan sa Buanga del Norte. Ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer nagbaligya sa katoranon nga presyo sa mga seedlings. Ang ilang nursery naas parangay Lingasan, Bulanco, ang ilang lumber yard o nanimutang sa parangay Galas na itong nagbayan sa Nipolog, ipaligya ni Mr. Porfirio Nisisario. Ipaligya sa gas may kabukuton ni Dapitan City Mayor Honorable Rosalina Nini Halusfos Johnson, City Mayor, nagbayan sa Dapitan. Si Engineer Arnold Lumungo, ang manager sa Crosdelco Nipolog City, nagpaliusap sa pagpapalagubad sa tulmanon ng Kapihan sa Nipolog. Dili mo tanong o kahoy, ulambaw na nga, dili mo tungkol sa inyong mga balay haduol o ilaw sa transmission line, labi na sa right of way. O sa ka, mahigalaong pahinundong, di ka na sa atong National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Alang usap sa kaluwasan sa tanan. Pinagi na sa atong Corporate Communication Affairs Officer, NGCP, kaniyo si Ma'am Elizabeth Bep Ladaga. Imasang pipalihan kita ni Ma'am na nagtibidad bayubay ng atong OIC Provincial Schools Division Superintendent, Full Bridge Assistant Division Superintendent sa Department of Education sa Buanga del Norte. Imasang, lain nagpaliwag na ito, mao si Attorney Junal Juju na Pikit City Councilor sa Sangguniang Panlungsod at Nipolog City. Ipalayang sa kita ni Honorable Ronilo Lee, Board Member, 2nd District, President sa Regional Board Members League of the Philippines, panelist usap sa Kapihan sa Nipolog. Ipalayang sa kita sa atong usas atong mga panelist na rin, si City Councilor Honorable Atty. Robin Biligorio, Sangguniang Panlungsod sa Nipolog, panelist usap sa Kapihan. Imasab ang Billis Arts and Garments, madawat sa t-shirt printing, streamers, billboard, banners, rubber stamps, athletic uniforms, ang uban pa, owned and managed by Mr. and Mrs. Vindigados. Si Mr. Jeffrey Zayas, Community Environment Natural Resources Officer, DNR Santa Isabel, Nipolog City. Mr. Muhammad Dasan Adju, at ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR, Santa Isabel, Nipolog City. Ibrahim sa kita ni Ms. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Roger Williams at Jennifer King sa Oma County sa Northern Ireland. Layo sa mga nagpariyog ka na ito, ito panagubad mo ang Roy Plaza o Roy Plaza Annex. Yes, dalag na saan itong nagbayan sa Nipolog. Itong kamunigita sa mga radio sa nagkadaiya ng mga brand, ng MTC license, Roy Plaza ang nagtuwa na sa Manila. Mga cellphone, netbook, laptop, tablet sa mga brands ng inyong mga kapilihan. Ang Junvic Tire Care Center, Junvic Tire Care Center sa Dalan Quezon, itong nagbayan na sa Nipolog, para sa itong panagubas sa tulong kapihan sa Nipolog. Ang LC Electrotech Highway Minaw, Tabuk Tulay, itong nagbayan sa Nipolog, nagpalayusap. Ang Lupi Sand and Gravel, na matawag sa 9080196 alam sa inyong sand and gravel needs. Head to 2, let the beauty out in you. Nadalan ko ni Pasyo, inid lamang sa City Health Office niya itong nagbayan na sa Nipolog.
Nagpaliusap ka na to, si kani Second District Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga na karoon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University di Bolog Campus. Ang Metro Shoppers of Metro Home, alam sa mga gadgets, home appliances, ay masang mga utensils na dalang Rizal niya itong dakbayan sa di Bolog, mga branded cell phones, netbook, tablets, o guban pa. Metro Shoppers of Metro Home, ito sa Lee Plaza 3rd Level. Fun World. You dine, you eat, and you shop. So Fun World has a government center, business center, building B, or building A sa Fun World, just sa Dipolog Boulevard. Lain at palayo ka na to, mao ang Gloria D. Dabitan, na nakaroon Ultra Amiga, o imasap ang Twin Cinema, ang Thea Cinema 1 and 2, 2D and 3D, na sa sulod sa Gloria D. Dabitan, o renovated nga Gloria D. Dabitan, pagindutan. Ang Fantasyland, mga pagong rides sa inyong mapahimuslan na sila i-promo karon alas itong mga kabataan, ang Fantasyland, ang magbantay libre, mga bata ang inyong dahil at sa minimang bayad, sulod sa Fantasyland. Ang inato lang, the home of seafoods, kung tulas nagbayan sa Dapitan. Inato lang restaurant na namimutang sa Dapitan, Aquamarine Park, sa nagbayan sa Dapitan, kaya tanan pinagiyan ng Lumala at itong kanhi Congressman Romeo Nonong Alusos. Nagpariusap ka na to ang DCIT na ready na karon. Ang DCIT K-12 ready na. Nalas lang yung mga academic tracks ang ESLP Enhanced Support Level Program, ESLP Enhanced Support Level Program Engine, tapos lang DEC, tapos GAS or General Academic Strengths. Technical Vocational Livelihood na kanila bartending, caregiving, food and beverage, healthcare service, housekeeping, 2D animation, computer service, electrical installation, tour guide servicing, tourist promotion, consumer electronics, computer programming, uban pa, NC2, no? Parang sa K-12, ready na ang DCIT para sa K-12. Pakikita ilamang ang mga pinagkuhan sa DCIT, eh ready na sila para sa K-12. Maokin ipipila ko ang nagpalayo sa mga pinagkuhan sa tumanong kapihan sa Ripolo, and yun ba, live ko rin na sa Hotel Camila 2 Highway Turno. Ito ang nagbayan sa Ripolo. Balik sa itong mga bisita, balik ang inip din. Thank you so much, Edgar. Kauban niya po na ito ang mga officials sa National Grid Corporation of the Philippines. Dinhi sa ato ang dapit sa Mindanao. And then, i-greet lang na ito si Mr. Vicente Changson. Nakaroon siya live streaming. Hello sir, good morning, good afternoon, good evening sa New York City. The last time, sa katong English siya hapit nila sa Dipolo, si Gini na ito, Machika, mga ato sa Camila Hotel 1, dito mong bisita na ito. Regards, kika ni Silbert of Mitax, no? So, kaya na ito ni si Mr. Changson, Vicente Changson sa New York. Then, nang regards po nimo mo, ato bisita ka rin eh, si Mr. Hermy Amoy, anak ni siya sa late Erlinda Amoy of Dapitan City. Imo ra ni ang barkada, iya ang mama, Sir Vicente Changson. Okay, going back to our discussion, ato pangunta na rin na security sa National Grid Corporation of the Philippines transmission lines. Tubagon ni Sir Max. Yes, balikan na ito. Thank you, Ma'am Edith. Ang pangunta na nga bibihin pa kuno ang tubag sa pag-undan sa pagpamumba ang akong tubag secret lang sa atong balikan ko may ang istorya sa pagpamumba sa itong tower way back 2003 during all-out war ni kanhing President Erat against sa MILF. Ngayon duman na ito, grabe ang pagpamumba. In fact, more than 100 towers ang nabumbahan na ng panahon na. Naata din isa sa buwangga na linya na ito. And mostly na sa Lanao area o sa Cotabato provinces. O after sa panahon ni kanhing President Erat, medyo naglaylo na po ang pagpamumba. So, pag abot na to sometime in 2008, nahinumduman na to katong BOA 80, katong i-declare nga constitutional, nibalik na po sila ang pamumba 2008 to 2009. Lanao area ang i-banat-banatan nila ang pamumba. In fact, naabot na sa Bukidnon and Cotabato, Quiapon. And karon pagka
Niabot ako ni sa panahon sa BBL. Unfortunately, 2014, doon na po tayo na-experience ang pagpamumba sa Sultan Magaran area. Ang suspect was that katong ni tiwalag sa grupo sa MILF na itawag nila o BIFF. And then, so siyempre, ang siguro ang intention nila sa pumumba is to divert ang military operations kasi sige man sila gukuron sa itong mga kasundaruhan. Ang ilahang daug-daug lang po nila ang atong turi. So, 2015, doon na natay pito ka, five ka turi karoon ang natumba. All in Cotabato Provinces, Sultan Butarat. Kung atong ikumpara sa mga nangagi, ang style sa pagpumumba, maumaor man gihapon sa katong mga approach nila sa una, paggamit sa mga AED. Ang mga ang brand sa pag-symbol nila sa AED, usara. So, wala man siguro yung laing grupo makipabol sa pagpumumba niya ni atong mga turi. Hindi lang atong mga kaigsuunan niya. Medyo lahi po dahil lang intensyon. Ang latest ng pagpamumba was in October 9. Yung duwang katori na ito ang nabiktima. The message is mura dili kayo na ito ma-assess sa military. Kaya nga nung wala man kunoy, wala misa among kabahin, wala po ikot. Usually man ko, pagpamumba, wala may extortion letters. Usually, kung may extortion, maghatag sila o intent or sulat, pahibalo, na bumbahan mo o dilit mo mong hatag. Yan. But we never, wala give me na dawat ng mga extortion letters, hindi ka sa mga grupo. So, unsay mapasangin lang na to was that a day before, mo na to nag-declare o recess ang BBL na gusto mong gitunta nila yung pasa. So again, balikan na ito. Sinsay nagpamumba, capable, mga oras siguro kaya po na grupo. But, although ang usa ka bigas bahay na ni is, na doon ay kitawag ang itong mga kasundaluhan ng peace spoilers, peace process spoilers. Pwede sila na katong nag-against sa BBL, aron dili mapasa, so nagpapansin sila, or katong BBL mismo aron ipasa na ang ilahang gusto. So siguro mo lang na itong ika-share ka ninyo bahin sa pagpumumba. Okay, additional information coming from Macbeth. Go ahead please. Or si Sir Jeremy. Speaking about BBL, ang management has a position paper about that, no? Wala, sa mga level na may ano na. So, sila sa top management ang nag-deal na na about BBL. So, mura na yung statement nga among na-receive from our management about BBL. Okay. So, thank you so much, no, for ang pag-yun nila matubag bahin sa BBL. Anyways, suspended ba muna dito kay wala pa mga muna makapasal galipon sa Congress, no? So, mura malabo po na siya na mahimo din ito, no? No? So, ang ato ang first and foremost na problema bahin sa itong kuryente, mao maniningan mga brownout, power curtailment, rotational brownout, blackout, o sabi, terminology ana, o kananaang ingon nga kananaang vegetation problem nga right of way, and then ang pagpamumba dito sa Piquet North Cotabato related man. Pero sa dili pa nato mo padayon tagamay sa itong panahon, ato na i-acknowledge sa Puyo Odel, ato yan i-bisita. Ang ato ang kinakusgan ng Provincial Agrarian Reform Project Officer sa Department of Agrarian Reform, si Mr. Muhammad Hassan Adjo. Good morning, sir. Brief lang po. Good morning, Dek, at saka kasama dito sa Kapihan sa Tipolo. Si Parwan Chuto is a regular customer of the Kapihan. Customer, ha? Okay. Thank you so much, Paro. If you have questions regarding sa NGCP, you can also raise your questions. Okay. So, Ma'am Beth, any additional information
kabahin sa National Grid Corporation of the Philippines o inunman dugal ng mga programa o proyekto na inyo karoon ipatuman sa NGCP, please. Ma'am Edith, sa makausap pa, I would like to emphasize the commitment of NGCP to transmit reliable and safe electricity to all the power customers, especially here in Mindanao and particularly for our power customers na gikan sa District 1, Operations and Maintenance, the San Boga del Norte, the Saneco. So, however, we cannot perform this mandate, no? Without the support of the local government units, our media partners, and our kini mga partners nato sa host communities who are in our facilities, especially the power lines traverse. So without their support, dili nato mahimo ang ato ang serbisyo nga angayan i-enjoy sa mga konsumante, ma-enjoy nato ang continuous uninterrupted nga kuryente sa ato mga tagsa-tagsa ka panimalay. Yes, Julius, naman ni Julius, ako. Sige, Julius. Question from the point of view of consumers. Kabaw sila na sa ilang electric billing na ay generation charge, transmission, distribution. Now, ang pangunta na, kaya nag-hiskutag NGCP, nag-hiskutag problema, ang mga konsumante mag-una-una, unsa man dai impact anang kuna ay problema ang NGCP, syempre ilang gi anticipate mo increase kami ang transmission charge sa gikan sa kuan sa NECO. So I do not know if at your levels or positions makahatag mo na mo o unsa baning kung dako mo problema ma-increase ka ang transmission charge kung maapil sa amo ang billing. Ikaduha, ang kanang inyong i-bill sa Zeneco na mao inyong mga distributors, your customers, more or less ba sa binulan mag stable na ba siya o fluctuating? Kaya sometimes kami sa kadaghang istorya sa NGCP, mula ang taong manday may kadabulan pila may charge sa Zeneco transmission, daghan kayo ng mga daghan kayo ipang kung ano breakdown, pero wala may kabalo na increase ka ito tungkol kaya wala may nagsuporta sa ilang sila ang panawagan ng mga kuan, right of way. So, para ba po bang ma-involve ang mga consumers? So, atong palihog, ihatag ka na ng mga discussion ka man. Yes. Simply put, apektado ba ang atong monthly billing sa Saneco, ano mga problema karon sa transmission dahil sa NGCP? Alright, gwapo na sila ang question. Silda man na siya mapungutan na, pero there's truth about nga, doon natin recovery mechanism, ano ba ang mga preferred ng mga facilities na ito. Pero, that has yet to be approved by ERC. Dili mi basta nga mo, niniyayin mo na. So, doon i-recover na siya sa NGCP. Doon na po may, that's the next, ano, next question, no? So, kato i-recover gina siya sa NGCP ang mga losses. Dayon, ang second, kato... Automatic na, excuse me sir, ha? Automatic na nga i-recover no, sa NGCP no, or pag-abot pa yun sa... I-apply pa na mo sa ERC. Sa ERC. No. Okay. Ato na iklaro sa itong mga listening public. Sagay kami. Sige ba? Kung hindi ko pa na i-automatic, ano mo ginaaraw mo sa mga bintang? As pa kayo mura pag binahan na lang kayo mga kwan, naghangay ang mga busos. Para mga relaxyo na lang. So, sa ako sa una, bayan ko 4 karon, hapit na 10 mil. Ang isa mga nagkahan na i-relaxyo. Dili ka na kung sabon ninyo. Okay. Kaya siya nga kuhan, doon na yung directive anak nga ipa-unbundle ang ato mga power charges, no? Para masinsilyo yung ito, makita kung unsay gibayaran na ito. Kaya huwag ato, diyan na itong iwan mo nga masignay kong sabo kung imo na siya nga dili i-bundle na siya ni mo, huwag kay balo doon yung mga hidden charges ito. So, para ma-erase na siya nga mga doubts, i-sinsilyo na siya, yan bandol. In fairness, pinag-tapo niya kung kumpare din mo, dami niya, ilista niya dito. Okay na lang, i-bandol niya, pero pinaghanap mo kayo, hindi naman kasabot. Nag-haaralta. Kalang system is lost. Kinsa may kapatupan man, kapatuman ana? Asa ba na, sa Saneco or sa NGCP? Nailaraya mo. In systems lost? Na may allowed na pilaya mong systems lost.
Ang ipasabot niya, mga ipasa niya sa konsumante. Ang sa may mga losses, hindi naman ginansya. Natubo ginansya, hindi kami may inyong pasa doon. Di ba ang mga konsumante, ang talaga si Gabayan, niya ang inyo naman ang problema, anong i-apel-apel mo niyo ang mga tao? Kada sa mga itawag na sabong, mga technical losses. So, imminent na siya nga, na kay transformer. That is under the law, sa inyo ang pagpandan sa firme. Oh, nana na siya. I cannot speak in behalf of Sanico. Sa Amon is more of the technical. Wala may losses on... We are not charging technical. Sa technical kaya? Technical. Sa kanila? I don't know what losses on siguro kasi, due to vegetation. Well, we are not charged ng Sanico. Kasi... Pag tinitignan mo, both the Sanico and NCCP nag-charge again to the customer of the losses. Bale, dalawa ang burden ng customers. So, kung sa technical sa inyo, we want to know also in the part of Sanico, ang ba, what aspect? Okay. What is that? For us, no, just focus sa itong, sa billing natin is generation transmission charge. Dito lang tayo sa transmission charge. So, not the technical losses charges. Okay. Nakakita mo po sa billing sa, dito sa Manila, o dito sa Lain man ang ilan dito, simple magayo. Pupunta may ilan magayo ang ilan mo reduction na lang, mag-distakan. Ang ato mo nanibidahan kayo. Ano mo na? So, yan po. Okay, o saan ka na ilan? Sige ko na, kaya pwede di mo nilang ito, man po. Ano mo nang dagan tayo? Sa panin, huwag mo talaga lang tayo, kuhan, ni Iwi kayo. Kasi huwag na po siya kasayo na tayo. Kaya hiling, imang hindi ako kurang, wala ko pwede kong sabo. Background sa kung ko, buwan man sa transmission ng tanga charges ng kisgot na mamaila. Kana ang ato alam po, kung panangitan, kung saan pa kay balo sa mga konsumante sa Zaneco, saan pa kay balo sa mga konsumante sa Zaneco na katong rate nga gi-charge nila sa transmission, maugyo ko to ang inyong i-allow that they should collect from us. Ara sa may pasayran sa uban, I don't know kung updated ba sige ang Zaneco website, pero I check naman na sila for that month ilay kuan ko no rates, pero di check mo nga updated. Ang ato alam is unsaon pa kay balo sa mga Zaneco consumers nga mautoy reasonable rate gi charge di ay sa transmission. Siguro si Ma'am Ben it's not actually nga kuan kung pwede na to siguro nga ipublish sa atong website po na unsa atong mga charges. Transmission charge. The thing is that sa amo in our power bill, we cannot add or subtract or whatever, no, without the approval of PRC. So kung everyone, kung merong there's an additional or changes in our power bill, mapenalize ang GCP. So, just imagine kung if you do na tayo mga binawang panalita, no? Dahil nga na, corporate-wide ang apiktuhan. So, takop ay nasa yung impact. Kanang, sir, nasisabi ba nga ang Zaneco mo inform ninyo nga these are the charges nga among gipakog diha sa NGCP? Kabalagin mo nga, mawag yung charges nga gikuhan po, ipaningil sa Zaneco nga to sa konsumante? Wala. We do not have any idea. Di na sila, we're not... They will not report to us. Lain mo na independent pag isa. Oo, oh, okay. Ngayon ako ka nga, system loss na inyo, napoy sa Zaneco, di ba? Ang charges. So, naba na yung monthly nga information ang Zaneco, dihan ninyo nga, hey, NGCP, money amount ninyo sa system loss. Kini po na mo ang, may amo abot sa Zaneco system loss. Wala na. Wala mo sa ilara na nakakagawa. So, how do you know nga, nag-charge ang konsumante sa ang Zaneco, nag-charge ang konsumante nga gigamit ang inyong alam or wala pa, or na-overcharge ba doon? How did you know that? Saan na ito pag-determine? Sa ilan na lang siguro, no? Sabihin mo, because of our discussion, I am contemplating to
to ano sa among chairman sa kwan ng patawag niyo ng bura o relo sa among konsehyo. Kaya buo na po gini, dahil buo gini pag-isigit yung pag-iyong mga tao, ang klaro tayo ba? So between sa sini ko sa inyo, I think mo imbitan ninyo sa public hearing. Pero nang ibawan din ba? Okay. Ay karundahan mo nang takibalong, tinuod ba niya charges o kuman pa? Kaya amo na siyang ikuhan sa among Revenue and Regulatory Affairs Department kasi they're the one who handles ang mga kuhan. So, para ma-sinsilyo din ito kung saan yung mga so, charges. So, by just itirin mo privilege ko, no offense with ha, ako lang tayo. Sige, mas pangami sige sa mga tao nga, mas ang gibuhat ni Consios de Polo, mahal kayo mo na mga ito, no? Mas mayo ganin na kay para open, makita, paro. In fairness sa atong manager, in fairness pa din nyo, I think I will make a, conduct with tayo or a sort of public hearing on this matter, okay? Thank you. Okay, so, Ma'am Beth, imong additional information? Si Sir Max daw. Sir Max, please. And microphone, sir. Security aspect daw. Security aspect, ah. Sa pagkakaroon na medyo ano kwa lang ang mga security karon medyo mayroon na itong fluid kayo ang itong situation sa GCP. Kaya sa pagbago pa lang namo ang mga pagkikoordinasyon sa itong mga law enforcement agencies, kaning ang usa sa mong concern is kaning hulga sa pagpaginap sa itong mga engineers, especially dito sa Zamboanga City. So, inaot lang kong taon na dili. Palayo lang na wala akong tayo mahitabo ng mga kasalaon sa mga nalang kong paginap. Ito mga high value crimes, magkuhiwan yun. Okay, yes. Do we still have time? 10 minutes na lang to go before our... Okay, so, Murag. Nama diri si Barpo Anjo, sir, anything we can do for you o by Sadar? Ato'y pasakay ka dyan. Actually, we would like just give the update what the trust and program that the Department of Agrarian Commission is totally our projects and program being implemented for in the province of Zamboanga. Actually, the Department of Agrarian Reform we have implemented the major flagship project as far as the agrarian reform is concerned, which is we have a Republic Act 6657 known as CARP. It was intended in 2008, and we requested the Congress to pass a new law, and it was Republic Act 9700, which is known as CARPER, Comprehensive Agrarian Reform with Extension and Reform. However, it has only 5 years term, and it was already absolutely being ended last July 30, 2014. Our problem now is the issuance of notice of coverage, and we asked the Congress to pass a new law for the issuance of the extension for the issuance of the notice of coverage. Until now, the Congress have not active upon our request, and it's only the first reading of the law. And that is why our program on the land transfer now is still in withhold at the same time. What was the delay? Nagdugay na makainig, sige na mag-extension ng balaw sa CARP. Why is it that until now, wala may problema sa yung distribution of lands under CARP? Sabi na ka, Lizard Arena, tingali, gimandate man sa inyo office na i-pastract din ang pag-distribute sa mga lands niya. Naku, magyapon nun, mga ayaw mong gapong extension, what went wrong? What was the cause of the delay? Actually, in the inception of the department of the program under CARP, we are covering on government on land. No, madali yun ang government on land. But now we are now concerned, we are now focusing on the private agricultural land. And we have 72 farms to be built up by our Maros in the year, and most of the time, our diligent, the issue one of notice of coverage. And the issue one of notice of coverage, we have one is personal reserve, the issue one of pretty land owner.
pag hindi yung personal servant accepted by an owner or the one who will be received it within the family, the land bank will not able to value the land holding. So, isa yung factor. Pangalong factor, yung mga land owner wala dito sa Pilipinas, wala dito. Sometimes malayo na sa foreign, or sometimes like the Tagalog or sa Bonorte na doon sa Metro Manila. So mahirap pa din kami mag-locate doon. And the next problem also, yung mga technical aspect on the survey. So kinakailangan namin din na nagdodoubling yung survey, dapat mayroon cancellation. So, mahirap pa din kami doon sa LMS. Kaya nga nati-delay yun. Pag pinaprocess yung land holder, pag sinasabi namin sa land bank for valuation, pag tingnan yung land bank, defective yung issue ng SEO. So, hindi yung mag-cover namin. Sir, under such the issue of the not equivalent will be done in a manner, go with in a proper personal share. Anong pinagari, sir? Kung sakali, no, election tayo, no? So, kung iba-iba ng mga senator, kung hindi ma-renew, hindi ma-extend ang CARP, what will happen to your program? Actually, we focus on CARP. We have three major companies. One is the land transfer. The other one is program beneficiary support services. And the third one is the delivery partner justice. If the case will be the Congress issued to pass a new law for the re-extension of the issue of non-supervision, we focus in the support services and also the implementation of delivery partner justice. Only one component of the CARP. Yeah. Although it has an impact in terms of our budget, ma-reduce yung budget natin dito. So, but we will shift, next year, we will be able to shift our paradigm to support services and delivery of grant and justice. Okay, last question before we wind up our program. I-relate na to, tanggal, kayo mga tagon ng mga yuta, buban pa, dito sa NGCP. Doon na kamoy mga observation hatagan o yuta nga kananggikan sa public lands, no? Hinatag ito. Then, nananungkod sila o mga kahoy along sa transmission lines nga ma-appeal for o problema na dayon sa NGCP. Doon na kataanin nga instance nga na-observe niyo, sir? Actually, even the NGCP, kung di report like yung sa Balanco, nag-request sila sa amin ng dark clearance. Kailangan ng dark clearance nila. So we requested very special cases sila, binibigyan ng CCC government na project, we give a very slight requirement so that able to pass track the implementation. Kung NGCP ang mag-ask, madali lang. Kung private, yung aklinti ko hanggang yun, hindi pa ka nakatanggap ng clearance sa transfer silang property. Bakit? One of them is the aggregate land holding of the applicants. The NGCP wala silang aggregate land holding except the area. While the private individual, we had to ask the private land holding because according to the law, it's only 5 hectares being allowable for the private agricultural land. That is why we required it to solve it. Kaya yung matagal kasi, one is yung nasaan ng location of the land holding, pakukuhan namin ng agricultural sa assessor sa municipal. Then sa province pa rin din. Kaya nga, maraming requirements eh. Ayan nga. Maraming mga, nakalimito yung mga requirements, pero okay lang. Pero sana, bilis-bilis na naman yung kasabit na yung mga papers, and then wala pang mga certification na dili ang mga pag-transfer sa mga... Actually, madali yung kung sabi directly sa the department. Ang matagal lang kung sa mga kasama natin sa law offices, matagal kasi, kaya na-encourage din sa mga applicant natin yung mga who wanted to secure product number at dito na lang sa NAR. Okay. I'm sorry, wala na dito yung panahon, no? Na-stress ko, na-pressure ko po, no? Kaya sinyas na si Tax na matay na yung program, no? If we can do this again, together with the GCP o yung man kay kinahalan po na clearance, no? Si Parpo Muhammad Hassan Adjo. So, dinira ko, no, mga yun ng tao, parting words and statements, ikan sa ato mga pinasilugang bisita, karumbuntaga, kay ikan na bagin ni sila sa Cagayan de Oro City, no. Kita lang yung iligan o Cagayan de Oro City, kita lang yung arinuri, importante, yung special kayo sa ato ang kapihan sa Lipolog tungod sa atong anniversary edition, no. So, daghan kayo salamat. Kaya, parting words and statements, ikan kayo.
First and foremost, ni Mr. Ernie Hamoy, please. Thank you, Ma'am Detno. Kining kapihan sa Dipolog, huwag huwag na gindi. NPC, time... Kanang sila, huwag na sila. Huwag mo na. Kami niyong kasa mo na. Huwag na sila. Ano yung number one time si, ano, si Vice Governor of Qatar. So, he was once he host na niyong one. So, dikan kayong salamat for having us here sa itong kapihan. No? I hope there will be another kapihan sa mga nyo. Of course. Come on. Ninyo. Sige, thank you very much. And also, Sir Max Trinidad, please. Pada ko rin, sir. Yes, dako kayo akong pasalamat sa kapihan sa Dipolo. Amo lang ihangipon sa ang appeal sa suporta sa mga katawan pagpapintar sa atong linya aron makaservisyo kita o padayon reliable and uninterrupted power supply. Mayong buntag sa tanan. Thank you so much. Last but not the least, si Ma'am Elizabeth Ladaga, atong Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP, Cagayan de Oro City. Ma'am Beth. Again, congratulations to Kapihan sa Dipolog on your 35th year of sharing information to the public. Of course, before sa among pagpasalamat nga aniya kami nakitimbayayong sa inyong kalipayan, no? Sa pag-celebrate sa inyong anniversary. Before nato magbulag-bulag ta, Ma'am Edet, akong balik-balikon kining istorya, Ma'am Edet, but I want to stress tulo ka puntos. First, kapag isulti na pagganina nga, the commitment of NGCP to transmit safe and reliable electricity to all the power customers throughout the country. Number two, ang amo ang tumong, o tinguha, na mahatagan na mo, o dugang kaalaman ng atong mga tingpaminaw, ang atong tanang stakeholders, atong mga host communities, about transmission line safety, o ang appeal sa NGCP to allow our line personnel to enter their properties dito, kung dito na hilo na ang among mga power lines, and to allow our linemen to cut or trim trees nga maoy hinungdan nga aron ma-maintain na to, no, ang ato ang paghatag og serbisyo sa ato ang mga power customers, subsequently din sa ato mga konsumante. Ug ang ato ang constant coordination with the local government units, our media partners and host communities, ug ang ato ang kanunayon po in return, kanunayon na suporta nga gihatag sa host communities wherein diri nahilo na ang ato mga power lines ug mga power facilities through sa atong mga corporate social responsibilities or CSR programs sama sa Balik Eskwela. Of course, ang Sambungan ni Norte, isa ni siya sa mga na benefit sa mga eskwelahan about the program on Balik Eskwela. Thank you so much, Ma'am Beth. From the Department of Agrarian Reform, Parpo Muhammad Sanaji. Thank you very much. Now, on behalf with the Department of Agrarian Reform and Region 9, through the leadership of Engineer Pele Kagoob, our new regional director, is only here in Region 9 for 5 months. Before we coming here, he was a former regional director with her in Region 10 in Carala Region. With his leadership, he's very happy with the media in the Sambungan and Sambungan Norte, particularly the Kapihan sa Dipolog. I always keep in information. The fact that he is very supportive to us, whatever undertaking by the Kapihan sa Dipolog, he is with us. And in fact, I encourage him to join us in one Sunday so that they were able to share out the information and education of the Agrarian Reform Program. And certainly, he is ensuring that no missing link being done in the implementation program with the good partner of the Kapihan sa Dipolog, because this is a long walk to march our partnership with the media in Dipolog, lalo na yung mga kasama natin. These are really stakeholder of the media composed of the very personalities. So once again, kami sa Agrarian Reform dahil sa Buangat ng Norte, we always be there with the Kapihan sa Dipolog. Thank you very much. Mabuhay ka. Thank you so much, Parpo Muhammad San Anchu. From the panel, Julio Salagaria, please. I would like to take this opportunity to thank all our guests
for 35 years because without them, we don't have the information to convey to our listeners. I would also like to thank mga tanan na itong mating paminaw sa kanunay na na pagpaminaw ni Ine, dili mo abot 35 katuig ko walay maminaw, no? To our Amendex DR also. Connected sa NGCP, okay. Ako yung kasulti, no? Kanunay, pasalamato ni for partnering with Kapihan sa Nipolo sa inyo ang mga endeavors. Na itong mga paminaw mga konsumante, mga damkita para sa privilege speech ni Attorney Ligorio, no? Nga tanaw nato kuhaan niyo yung billing for the last siguro 12 months tanaw nato transmission charges, distribution charges, mga generation charges para makasabot ta unsa ni among ginahisgotan dili. So daghang salamat, happy Sunday, and then congratulations to all of us here in Kapihan sa Lipolo. Thank you so much, Julio Salaveria. From the panel still, Edgar Saranda, please. Okay, salamat din. Salamat sa itong mga sugiting paminaw, labi na sa itong mga bisita, karong butangan. Ano yan, nagpasabot, lawag na sa mga pangutan o nakikiyating bayayo sa itong 35th anniversary sa Kapihan sa Nipolo. Thank you very much for gracing the anniversary and for always here nga muhari sa Kapihan sa Nipolo. So, tanahan itong mga viewers and listeners, thank you and happy anniversary and happy Sunday. Thank you so much from the panel. Executive Assistant for Robert Pinsoy. Congratulations once again to Kapihan sa Nipolo through the leadership of Ma'am Ellie Tomo and all the panelists. Karon na gyud nga nagbugtaw sa matag Domingo. O sa ato, o sa mga tigpaminaw nga for 35 years anaa kanunay nga nagsunod sa ang programa. We pray that the information you have received will ultimately lead to the transformation of our lives and the empowerment of our people. And also to NGCP, thank you so much for your constant partnership. Meaning, atong programa tungod kay usa ka mo sa backbone that is not only promoting the Kapihan itself, but the institution, the media that serves the bridge for between the government and the people. So thank you so much for everything, and in behalf of the province of Sambawa del Norte, Honorable Governor Roberto Y. Uy, congratulations once again to Kapihan sa Nipolo. Thank you so much, and last but not least from the panel, si Councilor Ruben Ligorio. Salamat din. First of all, congratulations to me. Kay nakaanhin ko din yung dumilugay mo kapalik. Nakay punishment yan, ha? Congratulations and thanks to the disciplina. Ibago ko sa mga salag, ngunit ang gwapong nino ka ang i-reforming, no? Governor Roberto Uy, thank you so much sa your report. Pero sabas mga pagpon, sa mga school. Yes. Congratulations. And then, salamat kayo ninyo, no? O sunod tayo ngayon si Paro Artuta, mga komentar, sige na kayo rin, kita kakumuta na ang mga tatawar bahay. Sige man ang sige rin, ikaw na wala. Oo ba? Sige, sige lang. O sige lang rin, o sige, paano na ganun may bisita, may bawal yung kulit. Hindi na kapag habit naman mo hindi mo yung maka-appel din kay Kapihan, kay habit naman campaign period. So hindi na kung tiyan mo. Na, sige mag-absent. Sige na lang. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw, may puntang happy Sunday. Thank you so much, Councilor Robert Ligorio. Yung privilege speech, ha? Ang napabuton, maningin minimo. On air to, nagay ka salamat sa atong mga bisita, no? Sa atong panel, Dere Karumutaga, si Parpo Muhammad Asan Adjo sa Department of Agrarian Reform, si Sir Hermie Amoy, si Ma'am Beth Ladaga, si Sir Max Trinidad sa National Green Corporation of the Philippines, ang atong mga panelists, Julio Salaveria, Sir Robert Pinsoy, nga itong bagong OGT, kay di naman katingong binduha si Consejero Ruben Ligorio o si Board Member Boyle, kay mga panya mara sila. So, to balance the equation, ha, si Sir Robert Pinsoy. Si Edgar Saranda, wala din eh, escape si Sir Matoy Morinaga, pero kami na siguro ito sa itong banding time karong unto, no, maling unto na to. And of course, ang itong mga sponsors sa itong anniversary, no, karong adlaw sa Kapihan sa Nipolo. Dar, si Muhammad, Barpo Muhammad Estan Anjo, thank you so much sa inyong lecture, sir. Si Nipolo City Tourism Officer, Apple Marie Agulo, kinaari ka Mayor Rosalina Losos Johnson, Nipolo City Mayor sa Napintan, sa ilang lecture. Si Congressman Rosindo Laban-Laban, kami niyang lecture, no?
si former Governor Rolando E. Yebes, thank you so much. And of course, si Governor Roberto Wayoy, sa ato ang uniform sa Kapihan sa Dipolog. Nice ka itong uniform, no? Karon pa yun ni Sukan. Salamat kayo sa nanabang nato through the years, no? Sa itong Kapihan sa Dipolog. No words can describe sa amo yung ibatik kalipay o salamat ka ninyo. O ilami na sa ako ang sabon o bato sa akong kinabuhi si Ariel. Thank you so much. Ariel, sa Philippine Coconut Authority. O yun man si Arby, akong anak o si Lady dito sa Saudi. Thank you so much for the support and love all the years para sa Kapihan sa Dipolog. Without you, I have nothing po sa akong programa ng Kapihan sa Dipolog. So, to God be all the glory. Salamat kayo. Taxi Lumba, si Robert Abiatic Tuduliano, Dani Luol sa istasyon, o ingon man si Roger Monera, si Marty Dalogdog Libres, o si Edgar de Comato, station manager sa RMN. Kini si Edgar Pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Ingon ka ninyo, mabuhay ang Kapihan sa Dipolog. And hopefully, pasalamat tas Ginoo, mga itas Ginoo, o dugang pang katuigan nga musurvive ang Kapihan sa Dipolog. So thank you so much. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Ay, nako. Thank you. Photobooks. Sir, what's the matter? I'm going to go to the picture. I'm going to go to the picture. I'm going to go to the picture.